Hola motoristas! Last time tumikim tayo ng Arios Wine habang namamangha sa ganda ng isang viewpoint sa Sabtang, Batanes na nakasuot ng traditional clothes nila. Nabisita din natin ang stone houses at nag-dinner sa isang kilalang restaurant na may scenic view. Ngayon ay panahon na para sa arguably best tour in Batanes, ang South Bataan Tour. Tara, ituloy na natin ang adventure! Good morning motoristas! Day 3 dito sa Batanes, particularly dito sa Basco. Dito tayo sa Katuvang B&B. So nagbe-breakfast na kami, may na-meet kaming actually couple dito. So pakilala natin kasi yung isa doon napapanood na tayo sa Facebook. Let's go! Good morning, good morning, good morning! Ngayon couples, hello! Ito newlywed tong dalawang to. Anong names niyo ulit? Miko po. Miko and Rosel. Hello, nice meeting you. Nice meeting you po. Sige, breakfast muna kayo. So, mag-shoutout naman kayo. Hello, Yalit. Yan, yan. May shoutout. Mama and daddy. Umalis ang binata. Pag-uwi, ano na, may asawa na. Congratulations sa inyo. Congratulations. Okay. Thank you po. For Mike and Ma'am Edna, hi naman kayo. Hello, good morning. So, sila ang owners nito. Yan. Thank you again for this very homey, ano, place, no? Super enjoyable lang stay namin. Kaya thank you. Thank you. Ayan. So ito yung breakfast natin, motoristas. This is tapa, ano po? Kamote daw. Okay. Few inches later. Okay motoristas, dito na tayo sa labas. And we're going out. Actually, this is our day 3. And super excited kami kasi this is one of the highlights daw. Si CIC, hello kuya. Hello, ayan. Si Boss Wilbur, tsaka si Boss Lito ulit. Si CIC, iniwanan na ako. Sabi niya, pag-vlogger, dami palang inaasikaso. Mauna na daw siya. Anyway, so we're wearing both. Terno kami, no black. Usually kasi, ayan, pastel colors ang gusto nila. Gusto namin maiba, di ba? Let's go! So, today, we're doing the South Bataan Tour! Woo! One of the highlights. So, super excited kami. Ang dami daw magaganda talaga doon. So, let's not get ahead of ourselves and just enjoy the tour. Let's get it. Woo! It's a lovely morning. Lovely Sunday morning. Ang ganda ng panahon, no? Sobrang pinagbigyan daw tayo motoristas kasi may nakausap tayo doon na kasabay natin sa Katuvang na Luli Merit ngayon. Nakita nyo kanina. And sila daw, inabot sila ng bagyo. Tumatay sila August 22 nung wedding day mismo na postponed. So, kaya pala sinabi nila lagi, ang swerte daw namin. Ang swerte daw namin. So, thank you again, Lord. Pinagbigyan nyo kami. The whole time, no? 4 days, dire-diretso maganda. Pero wag sana ma-jinx. Okay, sige, talay na tayo. First stop, Chawa. Chawa View Deck. Ito, na-built to nung 2003, okay. Para to sa sa mga nagte-travel nung mga pahingaan to. Sa full viewing deck. Pababa for yung mga fishermen. Fishermen. Yung pababa. Mm-hmm. Ito daw yung motorista sa first area, parang ganun. Ang ganda. Pandemic lang napinturahan to. Dati, puro lang, semento lang. Mga art. Artists. Ito yung grupo nila. Yaruno Artists, Ibatan. Ayan, mga artists. Shoutout to you! Yaru! Grabe ito. Ano? Yun ako. Tristas, oh! Feast your eyes. Grabe, panoramic view, oh. So, dun tayo galing, motoristas. Sa taas. Tapos, yan, pababa na tayo ngayon. Nasira lang daw yung part ng hagdan. Pero tingnan natin kung hanggang saan natin kaya bumaba. What? Ang ganda! Gandon. Ayan, motorista, sige mo. Sinka crashing waves and tayo sa taas. Ay, may kuweba? Oh, natural cave. Kung matatalas naman siya, make sure lang ang gawin nyo is yung makapit na sapatos. Ang ginaganto mo kuya, yung splash ng tubig kapag malakas yung hangin? Alon. Oh, yung alon. Spray. Abot ako hanggang taas. So sabi ko, ang ganda siguro ng makuhanan. Pero tuwing anong month ba yung nangyayari usually? Usually ba? January, February. Ah, okay. Ito daw motorista siya. Ito yung nasira. Obviously, no? Sa nakikita nyo. Ito yung buong, hindi dyan tayo bumaba. Sarap pag gani dito eh. Mag-balancing. Pero ingat na lang kayo syempre. Know your capacities then or capabilities. Your limit. Ayan, ito nasira.
Ganda oh. Sige! We have a long way to go. Ang dami pa nating masasaksihan na maganda. Anong next natin, kuya? San Carlos Borromeo tayo. Let's go. Princess, ang sarap nun. Morning exercise. Nabuhayan tayo lalo. Uy, nabuhay. So, ngayon, hindi tayo masyado magpapabahan sa kalsada. Kasi baka titirin tayo dito pang yan. Nanakamukaw. Pero yung destinations, hindi natin gagawin. Kasi ayaw naman natin maabala yung riders na pang yan. Here we are! Yung entrance saka exit. Yung entrance at exit daw? Okay. So ito is nag-start yung pag-build ng 2005 basta ng 2007 for mga fishing boats para taguan nila. Dito kasi nagtatago yung kasi magdaming shield oh from the strong winds. Tsaka yung waves din, incoming waves. Hindi naman ganyan palalim yan. Na-dredge lang siya para mas para mas ma-accommodate yung mas malalaking natural na breakwater. Ito is naging ano rin to, Ijang. Ah talaga? Fortress. Oh. Isang tribo dito sa Mahataw. Kaya dito nakuha yung pangalan ng Mahataw Town. Kasi ito, yung tawag dito is Mahatahataw. Yes. Yung Mahatahataw is ibig sabihin is parang floating or lumulutang. Kaya kita mo parang siyang lumulutang. Kaya doon na... Doon na galing, doon na coin yung name Mahataw. ng municipality of Mahataw. Meanwhile, so kami ni Boss Wilbert, lakad kami, no? Lakad kami. Pero yung nasa likuran natin, yung Doña. Hi, Doña! Hi, Doña! Yes, Doña. Pasensya na kayo, ha? Nahirapan ba kayo, Doña? Yes. Special trip talaga ni Hatid hanggang dito. Pinapreserve niya yung, ano, yung energy niya para mamaya. Ay, Patrisa, sumakya tayo para mas makita niyo to. Wala dito sa area na ito. Ito na. Ayun sa ocean side. Yan, so ito yun. Pwede kayo. Pwede pang makiyat. Oo nga, no? May pwede pang makiyat. Kinalawang na. Ito na, Matrisas. From this side. This is a shield area. Okay. Botanistas, umigil tayo muna saglit dito kasi ano kuya bakit? May gate dito. Ito yung part na nung ano yung Marlboro County or yung local name dito is Raku Apayaman. Raku Apayaman. Kabig pasture land. So okay. Communal pasture land to ng municipality ng Mahataw. Pag pumapasok kami dito is kailangan mo siyang isara kasi okay. Yung mga baka para hindi makatakas. Makalabas. Oh. Pero ngayon kasi is hinarang na dito sa... So may fence na. May fence na. So hindi na sila nakapunta sa kalsada. Dati yung mga ano, yung mga nagmo-motor dito noon, yung mga DIY. Pag nakarating sila sa part na to, akala na is end of the road na kasi hindi babalik na sila. Hindi nila alam na ano eh, pwede siyang buksan. So yan yung disadvantage dati yun. Ng pag nagdi-DIY. Okay, let's go. Sa 360 na tayo dito kasi hindi ko alam kung saan ko ipopoint yung camera kasi napakaganda everywhere. Huwag niya lang po asahan masyado ang audio, okay? Kasi kilala si 360 na ganyan. Let's go! Wow! High tech! Ganun pala yun. So ito lang yung medyo mahaba-habang lakaran, no? Kanina puro akyatan, ngayon lakaran. Si IC, are you okay? Yeah. Hindi yung motorista, so. What? Hanggang dun yun. Part nitong Raku Apayaman, yung Marlboro kasi hanggang doon pa. So hanggang doon lang. Wala doon. Dedretso hanggang sa kabila. Sa kabila. Makita natin. Ilang hectares to? Bossing. Or acres. Imagine na lang kung 4 square kilometers motoristas. 2 kilometers by 2 kilometers. Ang laki nun! Ito yung mga baka daw dito. Tame. Dito lang doon sa kabilang side. Mas agresibo. We'll be right back.
pagmamahal ko sa inyo, motoristas. Talagang mostly shoot tayo. Pero nagbigay naman tayo ng konting time para alam namin yung place. Alam nyo, nakikita ko na ito sa photos, sa videos. Pero it doesn't do justice, no? Pag nandito ka, ibang iba. So sabi nyo, na nakita ko na yan sa photo, nakita ko na yan sa vlog ni ganito. You have to be here. Hindi mo matatranslate yung ganda niya sa videos lang at photos lang. Ibang klase talaga, ang ganda. Sobrang ganda. So far, this is the most beautiful na nakita ko. As far as rolling hills are concerned, okay? Tara, punta na tayo ngayon doon sa famous na blow your horn na area. Yung nahati yung parang maliit na hill. Let's go! Papansin natin ang daming mga hinahati dito na hills. Tulad nito, Matarista. Hinahati na naman. Pababa na daw tayo. Kanina, puro pahon. Yan, going down na tayo, Matarista. Alapad na tayo, Matarista. Going to alapad. Tapos mamaya may makita tayo na malapit doon, isang naging setting ng isang movie. Ano, Don Silueto ba? Hihintayin kita sa langit yung title. Lapit na, motorista! Woo! Motorista. Dito yung venue. Sige, kaya. Hihintayin kita sa langit. Richard Gomez and Don Silueta. Famous na blow your horn. Okay kuya, introduce the place. Okay, dito na yung Madangay. Dito yung Madangay, yes. Setting ng movie na yung Richard din na Don Silueta. Okay. Tandaan? Sa last na village, yung barangay yung abo. Tapos dede na yun. Ah, dede na yun. Yung area kasi dito, ito yung texting area ng dalawang village. Texting area daw to kasi dito yung signal. Yung may signal na area ng dalawang villages. What? Upuan para makapag-text. Renovate daw nila. Na-renovate na siya pero tapos isa na siyang branch ng National Museum. National Museum. Yun. Okay, by September daw operational na yan. Ay, motorista sa. Huwag mumulan daw motorista dito sa butas daw pupunta yung mga camping. Ito na ang reveal! Uy, ang ganda nga ng rock formation, motoristas, no? What? Motoristas, and as much as you would really like to capture everything, yung ganda dito, I think really nothing beats yung being here and seeing it in your own eyes. So, sana kung na-enjoy nyo yung vlog today or yung vlog about Batanes, I hope that you would really include it in your bucket list to make it happen na makapunta dito kasi iba talaga yung, pag nakikita namin siya dito, tapos makikita namin siya in the videos and pictures, iba pa din talaga yung seeing it with your own eyes. So talagang make it happen na pumunta talaga kayo. Find means to really experience it ng first hand. So, but of course, we'll try our best na ma-capture whatever we can capture na beauty of Batanes. So I hope you enjoy! A few inches later. Alright, motoristas, lumapit na tayo dito sa mismong sikat na blow your horn. Alamin natin kung bakit nga ba. Ito yung isa sa sa roadside na blow your horn dito sa Batanes. Actually, marami to sa Bataan Island. Correct, nakita namin. Actually, nilalagay ito sa mga blind curve para sa mga motorista. Magbusina ka para malaman nila na may parating. Yeah, may incoming na vehicle. Tapos kaya ito naging iconic sa Batanes.
dahil nga dun sa kung mapapansin yung shortcut na UR. Tagal na 'to ginagamit. Before pa yung cellphone texting, ginagamit na yan dito. Okay. Kaya naging siya, naging famous siya. Then, kaya nakita niya sa mga souvenir items, mga t-shirt, ref magnet. Kaya naging siya iconic sa Batanes. So, bakit nga UR lang? Para lang mas maikli. At saka siguro, hindi kasi kasha naman, tingnan mo, parehong apat yung mga yan, pwede namang YOUR, di ba? Pero naisip ko na, tingin ko lang ha, motoristas, para mas, ano siya, mas catchy. Kasi pag blow your horn, tapos puro apat. Parang okay. Pero pag may UR na mas malaki, parang mas takupan sinagad siya. Anyway, isip ko lang. Medyo lately na lang yan ang ginawa nila. Ano na, kompleto. Pero pag tinignan mo siya, maliit lang siya. Maliit yan. Lang siya natingnan. Kaya, Di mo nga agad mapapansin eh. Pag parang tatlong words, ganun lang. Anyway, ayun na siya, motoristas. Ha? So naglalakad na tayo, motoristas. Tingnan nyo to, parang anytime malalaglag talaga sa inyo. Pero may mga nets na rin na nilalagay. Kabila pa lang ng area ang covered. Ito na, palapit na tayo ng palapit. Bawal mag-photo dito, kuya. Delikado ba? Kahit may dalawang bantay, tabihan lang. Bawal sa gitna ng kalsad. Eh, may lookout naman dito. Oo, sige. Anyway, ayan, matrisa. Ayan siya, nagkaroon kasi ng tidal waves ng mga 1950s. So nawas out yung mga bahay nila. Halos mga ruins na yun na tira doon. Nawala na nga raw yung mga ruins kasi nagbalikan yung iba, no? Tapos yung sa tagal na rin ng panahon, nawala na yung mga ruins. Then wala na ba, wala naman daw casualty that time. Wala naman tayo, that's good. Kasi nakaligtas naman sila agad. At yung mga tao dito noon, yung mga nakaligtas, karamihan sa kanila nalipat sa Mindanao. Cagayan area, no? Cagayan de Oro. Sa Mindanao. Saka bukid noon. Yes, sa bukid noon. Hindi lang sila, pati sa ibang part ng Batanes, nalipat sila doon. Kasi yan yung under Magsaysay pa yan, yung si President Magsaysay. May resettlement program noon. Parang inoforan sila ng libreng lupain doon. So, mga Ibatans, mga Ilocano, maraming lumipat sa Mindanao. Tinatawag din nila na ghost town kasi talagang, pero walang multo dyan. Ngayon, ano na, mga kambing na, ghost town. Ghost town na. Alright, Patrices, Uyugan. So, I love Uyugan. Yung mural na dito, which is Kamanyidungan. Ito yung festival daw nila. Na parang bayanihan, gagawa ng mga bahay. Tama ba, kuya? Finally! Naalala nyo ba yung dulong-dulong yun? Yun na yung port. Iba na port. Diyan tayo tumawid. Mula dito, papuntang Sabtang. Punta na tayo dito sa Honesty Store! Ayun! Nasa left side natin. Honesty Coffee Shop. Ito ang isa sa mga kilalang kilala. No? Dati pa.
ilang years ago pa kilalang kilala na to? Bali 1995 pa to nag-start. Ah. Dito yung original na ano, yung sa structure niya. Kasi okay. Dati ito is dito malapit sa may pati position doon banda. Kasi parang maliit lang na parang hut. Oo, yun yung nakikita ko eh. Yung may-ari kasi nito is si Miss Elena Gabilo. Retired elementary teacher sa Sabtang. Okay. Sa Baychabayan. Usually, di ba maaga yung biyahe, punta ng Sabtang. Hindi niya nakapag-coffee, nakapag-kumain yung ibang mga pasahero. Kaya naisipan niya mag-ano doon. Doon nag-start yan, okay. Doon nag-start yan. Sa mga hindi nakaalam mo, Teresa, ang concept, no? Ang concept ng honesty store or honesty shop is walang tatao doon. Nandun lang lahat ng mga produkto mo. Pupunta lang yung mga customers, pupili ng gusto nilang bilhin, tapos iiwan na nila yung bayad doon. Kaya nga honesty store, kasi yung concept nun is maging tapat ka lang. Na kung ano hindi kukunin mo or bibilhin, babayaran mo ng tapat. Okay? Papasok na tayo. Let's go. Yung CIC. Hello, ang ganda mo dyan ah. Lalo dahil sa mga yellow na flowers. Sige. Pasok na tayo. Welcome. Saan iiwan yung ano? Payment box. Tingnan mo, Teresa. So, dito nyo iiwan yung payment nyo. Yan. Baligtad, ha? Ganun. Dito po ilagay ang inyong bayad sa mga bibili nyo galing sa tindahan na ito. Okay. Teresa. So, lalag nyo muna dito. Dito nyo ilalag yung mga binili nyo. And then, dito yung payment. So, we bought two. So, dalawang 250 ml tsaka isang 1 liter. Okay. So, 100. Okay. Thank you. Pwede rin kayo magkahit lang. Sabi lang, this store is too small for these honest people. Tapos na tayo sa honesty shop. And di ko na alam kung saan tayo papunta actually next. Baka sa simbahan na. Tingnan natin. Baka tapos na yung mass. Kasi nakakatuwa doon meron daw. Anyway, mamaya na yung kwento. So dito pa lang next natin. Ayan si IC. Dito tayo kahapon sa, dito yung port, no? Iba na port sa pabuntang Sabtang. Dito tayo nag-antay last time. And ito nga yung simbahan. So ngayon, mapupuntahan na natin. St. Joseph the Worker. Ah. Yung original na size nito is mahaba. Okay. Tapos sa pinaiksihan na siya, pwede nating tingnan yung mga ruins pa dun sa kabilang side. Yung dating part niya. Yung rason kaya pinaiksihan siya kasi dati yung mga tao sa Sabtang dito yung nakatira noon. Okay. Kung naalala niyo si Amandangat. Okay. Si Amandangat ay nung time kasi noon nung nagkaroon ng massacre doon. So bilang ano nila punishment nung taga Sabtang, dinala sila dito nung 1791. Okay. So 50 years sila dito, 1791 hanggang 1841 sila dito. Okay. Nag-stay mga taga Sabtang. Dati na-accommodate nitong simbahan is maramihan. Ay nung lumipat na yung taga Sabtang doon, pumunti na sila doon. Pinawasan na. Napupuno yung simbahan kaya. Pinawasan. Yun pala yung story na. Okay, thanks. Tama, Trista siya. Si IC of vlog. Na may siya sa ano, sa Arius. Nga, ganyan pala siya. Purple. Check lang muna natin yung loob, Trista. Ito pa yung pinaikli sa lagay na yan. Tama, Trista. Ang ganda ng view. Palabas. Nice. Wala. Ganda ang view dito. Ruins time. Ito. Oo nga, no? Para sayang. Sana hindi na lang nila sinira. Paano kung dumami pa yung mga tao, di ba? Bubuin ulit nila. Altar dati. Yan yung binawas. Laki din. Kaya nga itong ano, simbahan.
kung mapapansin nyo is parang hindi na siya sa center ng town. Kasi wala na yung mga taga-Sabtang dito. A few inches later. And after ilang seconds, actually a few minutes, ito na pala tayo. One of the oldest stone houses dito sa Batanes. So ito yung House of Dakay. One of House of Dakay. Sa stone house dito sa Batanes. Siya nung 1877. Oh, mga. So nagkaroon kasi ng earthquake nung 1918. So dito sa town ng Ibala. Lima lang yung nakasurvive. Limang bahay lang? Limang bahay lang. Then dun sa lima na yon, ito na lang yung existing. Anong nangyari sa iba? Ni-renovate na? Ano na, nasira na. Yung, nasira na din? Okay. Sa natin. Private property siya, pero pwede. Pwede ko ano. Masok. Okay. Sige nga, ikaw magpaalam kuya. Baka biglang barilin ako. Salamat po sa pagpayag na makuha na namin at mabisita to. Yeah. So ito is living room lang. Dito nakatira si tatay sa ngayon. Si wala yung kitchen. Ito yung living room. Ito na ba yun? Bridge? Ah, yun. Ivana Bridge. Nandun yung oldest Spanish bridge. So 1800s pa ito na built during Spanish. Spanish, ah. So, yung sa may Mahataw, meron ding Spanish bridge doon. Pero mas ano to, mas luma to. Then hanggang ngayon is ano, nadadaanan pa siya. Passable pa rin. May renovation na ba diyan or mga retouch na to eh, retouch na to ngayon. Yung last year lang to. Ah, okay. Yung tama. May kulay puti doon. Pero majority original pa rin. Original pa rin. Okay. Made of lime and limestone. Yeah, okay, thanks for the info. May nag-go over na. White Beach. May dangib. Ano yung may dangib? Yung may dangib is sa Ibatan. Wala namang ibig sabihin yun. Kasi nangalan lang dito sa... Kulit ni kuya. Pina-suspense mo pa yun. Yung may dangib, ang ibig sabihin yan, ano yan? Wala namang ibig sabihin talaga. Yan na, motorista. Yung boundary ng dalawang town, yung Mahataw saka Ibana. Ah, okay. So, kanino to? Considered? Hati sila, share sila. Yan, motorista. Open na for public naman. Right. Ah, pabalik. Ayun, may mga tents nga, oh. Sito ang motoristas. Ayun, motoristas, oh. Secluded area. Ayun, may mga tents. Oh, tingin nyo sa taas! Okay, napakaganda, di ba? So, motoristas, this will be the last spot na nag-drone tayo, no? Pagkatapos kasi nito sa, doon tayo sa nilampasan natin church kanina. For a more interesting story, di ba? Pero in the meantime, enjoy muna natin yung beauty nito. Pero nakakalungkot kasi parang last two spots na natin. Ano, alis pa ba tayo dito? Kunin muna natin yung mga anak ko. Ay, okay. O nga, may meron nga pala ni joke lang. Yeah. Kaya kung kanina kay Kuya, sabi ko nga, bakit napakadaming rolling hills na puro green yan? Kasi nga, because of the typhoons. Kasi open na open siya eh. So, sinubukan daw ng mga locals na magtayo siyempre or magtanim ng mga trees dyan. Kaya lang yun nga, pag every time na may bagyo, natutumba talaga sila. So, yun yung mga nag-survive na lang mga grass. Okay! Sige, alam mo na kami, namnamin naman namin yung place. Wala mo na masyadong tawa. Let's go. Okay, tignan tayo sa church. Last stop. Ano, yung church, yung San Carlos Borromeo Church. Ito lang yung simbahan dito sa Batanes na na-declare as a National Cultural Heritage Station noong year 2000. Okay. 2001. Okay. Preserve yung church. San Carlos Borromeo Parish. Sa loob na tayong church and then sa may blank book. Ito is old Spanish lighthouse. So dalawa to. Lighthouse? 30 meters yung distance nila. Yung isa kasi doon. Sa kabila. Okay. So before, wala pa kasing mga buildings dyan. Tapos dun yung port. Ah, kaya. Ito yung nagsiserve as a guide ng mga fishermen before. So pag bumabalik sila, pagka halos magkatapat na yung ilaw, yun yung tamang spot na pababalik nila. Ah, okay. Mababa lang siya kasi. Kaya nga eh.
wala pa naman kasi mga buildings doon before. Hindi pa lang tatakpan. Ito na, pasok tayo. No, kami binyag pala, motoristas. Anyway, pasok ang konti. Konti lang. Pupunta na tayo sa blank book ngayon. May wang Libro du Bataan. Bataan is blank book archive. Ito na pala agad eh. So ikwento mo kuya, ano ba itong blank book na to? Ito yung blank book is sa mga project ni Jeff Tikar. Isa sa mga Filipino visual artist. Filipino visual artist. Na naging tourist dito sa Batanes. Noong year 2005, pumunta siya dito. Naghanap talaga siya dito sa Pilipinas ng area na pwede niyang lagyan ng mga blank book archives. Okay. Then, nung napunta siya dito sa Batanes, yun, nakita niya yung area niya dito. Tapos, kinausap niya yung parish priest. Okay. Kung pwede maglagay ng blank book. Ano bang silbi ng blank book? So, para maintindihan nila, para makuha nila yung context. Yung context niya is, para yung mga visitors, is pwede ka magsulat ng mga memories mo or prayers. So basically, para siyang yun nga, kayang archive ng mga stories. Tourist, more on tourists pala yung pinaka-target mo. So and mga 900 books yan, pili ka lang ng number na gusto mo kasi may kanya-kanyang number. Ah, okay. Lapit tayo para ma-appreciate nila. So may numbered siya, motoristas, no? Yan, numbered siya. Ayun pala! Ayan, nabuksan na natin ilaw. So pili ka lang dyan. Okay, let's pick a random number. Hindi pala random, ito. Ito ka na agad. 200, sige. Tingnan natin kung anong laman, ha? Yan, so bahala ka kung anong pwedeng letter, pwedeng drawing siguro. So yan, random lang. Ah, puno na agad . Ayan, di pa. Okay, marami pa. So ganun, motoristas, ang idea. Kung anong ginawa niya. Parang yun nga, archive of, let's say, memories. Parang ganun. Or notes. Bawal sulatan yung iba kasi nagsulat. Oo, mali yun ha. Mali yung mga vandalism na yan. TIC, pili ka na ng number. 127 tayo. Asan ang 127? Ayun, 127. 127. Okay, sulat tayo, motoristas. Parang puno na. Ang ginawa nung iba, kahit may gorena, pinapatungan na lang nila. Kung sino man kayo, kung sino man kayong mga nagsulat niya. Sayang naman yung TH. Kaya nga mga pasaway kayo . Alright, tapos na si TIC. Kita natin sa mga recess niya at sa maliwanag. Yan. Pause me na lang. Diyos mamahes. Alright. Okay, motoristas, tapos na tayo. And we're done. We are officially, ganda sa may lighting. We are officially done with the tours. Pero, hindi pa tayo tapos mag-motor. Siyempre, with the motorcycle. Kaya pagkatapos ito, lunch muna tayo. After lunch, meet na natin mamaya yung Ibatang Riders Club. Let's go!